Hello po, good morning po. Ako po ay si Benny Flores. Hindi po ako isang financial advisor. Hindi rin po ako isang teacher. Ako lang din po ay isang OFW na nagtatrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. So, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol sa ipon. Maliit man o malaki ang iyong sahod, kung gugustuhin niyong mag-ipon ay na makakapag-ipon po tayo. Sa now, di ko naman po sinasabi na marami na po akong ipon. Sa katunayan po, tulad nyo, nag-uumpisa pa lang po ako. Nung hindi pa panahon ni COVID, nakakapag-attend po ako ng mga seminar na of course about po sa financial, at yung natutunan ko doon ayun po ang i-share ko sa inyo, at yun din po ang guide ko sa aking pag-iipon. At pwede nyong i-consider sa list nyo kung paano din kayo makakapag-ipon. So let's go. So ang tips number one ko po ay magplano. Dapat po may goal po tayo para sa ganon ma-inspire tayong mag-save. Dahil kahit na anong gawin nating strategy, kung wala tayong goal ay useless lang po. At kung marami din naman kayong plano, wag na wag nating pagsasabayin. Dapat po pa isa-isa lang, at baka ni isa walang matutupad. Tapos sabihin nyo, ay di bale, libre naman ang mangarap. At dapat po may target date din po kayo. Bigyan nyo siya ng ultimatum date kung kailan nyo matatapos para makapag-umpisa uli kayo sa iba nyong plano. Ako po, last year, nag-umpisa po akong nagplano para po sa pag-aaral ng aking anak. At sa awa po ng Diyos, hindi man masyado malaki, pero yung target goal ko po ay na-achieve ko na. Natapos ko na. Tapos pagkatapos po nun, nag-umpisa uli ako sa panibagong plano. Nag-umpisa uli ako sa aking emergency fund at sa aking pagbibusiness. Since gusto ko na din pong umuwi para po makaano na din po ako sa aking pamilya. At since po na kaya naman po ang aking budget, so pinagsabay ko na po yung emergency fund at business ko. So paano ko kaya kinukunin yung pang emergency ko? So ang tip number two ay pay yourself first. Opo, ika nga, for every $10 you earn, save at least $2. $1 for your savings and $1 for your tithes. Opo, at least 10% po ang yung income ay mapupunta sa ating savings. At pwede rin yung ilagay yan or i-open sa alinmang bank kung saan gusto mong i-open. At kung maaari, yung mga nandito po sa Hong Kong, punta kayo sa mga banks na sa Pilipinas lang natin mawi-withdraw, para po sa ganun hindi natin agad makukuha kung mayroon tayong mga kaibigan na gustong alam nyo na. Hindi man masyadong malaki or hindi man masyadong malaki ang itutubo ng iyong pera, at least mas mainam din na may naitatabi po tayo. Ang 10% din po naman na ang 10% din po naman para po sa ating tithes ay para po sa gawain ito ng ating Panginoon. Kasi nga sa kanya lahat galing 'yan, kung bakit tayo nag-iipon. Kung bakit tayo mayroon iipunin. Kaya nga po minsan nahihirapan po akong mag-ipon o kaya yung mag-budget. Kasi nga,
nakakahiyamang sabihin, nakakalimutan ko siya pag minsan. 10% din lang naman po ang hinihingi niya compare sa malaking grasya na binibigay niya sa atin. So, ang tips number 2 ko po ay increase your income. Opo, alam ko po na di kasya ang sahod natin, lalo na nagsitaasan na ngayon ang presyo sa atin. So, isang ways ko po na kung paano ako makakaipon ay hahanap po tayo ng ibang source of income na pwede nating idagdag sa ating savings. Kung ito po ay pwede din yung i-consider. Kung marunong po kayong magluto, pwede siya. Kung marunong po kayong mag-buy and sell, ay pwede rin po siya. Kung marunong din kayong magkalkal ng basura, pwede siya, makakatulong yan. Ika nga, may pera sa basura. At hindi ako nahihiya, isa iyan po sa aking pinagkakitaan ngayon sa mga old newspaper po ng mga amo ko. Hindi ko po itinatapon, kundi tinatabi ko siya at binebenta. Dito po sa area ko, $1 na ngayon isang kilo. Mongkok siya. Oo. So, sayang din lang yun. Pag minsan, one week, nakakapag $7 ako. So, ang number 4 ko po, so, tapos na po tayo yung magplano, ay pay yourself first, magplano, pay yourself first, increase your income. So now po, magde-decrease po tayo ng ating income. So sa pamamagitan po ng notebook, ilist tayo po or try to write it down po yung pumapasok at lumalabas po sa pitaka natin. And at the end of the month, i-review natin siya, baka mayroon po tayong pwedeng bawasan o kaya'y tanggalin na hindi naman natin kailangan. Matuto po tayong magtipid, lalo na pag holiday natin. Imbis na bumili tayo ng tubig sa labas, magbaon na lang po pag di naman masyadong malayo yung pupuntahan natin during the off, at pwedeng lakarin na po tayo, huwag na po tayong mag-tram pag nandito po kayo sa Hong Kong, kasi pag medyo malapit lang din ang excuse me ang pupuntahan natin ay pag minsan yung Central to Siong Wan, nilalakad ko yan, hindi ako nahihiyang magsabi. Tapos pag pupunta naman po ako sa Wan Chai, sa mga Admiralty, talagang nilalakad ko yan. At iwasan din natin yung mga melty with fur na yan. At kung maaari, mag-ano na lang tayo ng malamig na tubig. Last month po, hindi ko po namamalayan. Dahil po addict po ako sa milk tea with pearl, it's called Gongcha, mahigit 100 pala ako. So, ay sayang din naman yon pag, ano. So, decrease po tayo ng ating income, magtipid po tayo. Tapos, ang panglima ko po, lima na po tayo. Mag-open po tayo ng emergency fund. Bukod po sa aking savings, mayroon din po akong emergency funds. Emergency fund. Maganda din po kung mayroon tayong naitatabi para po sa ating emergency fund, para po mayroon tayong magagastos sakaling mawalan tayo ng trabaho o kaya'y magkasakit tayo. At least 10% din naman ang iyong income ay mapupunta dito
kung yung ibang yung iba na doon na nila sa savings kinukuha yung pang emergency fund nila, ako po sinisiparit ko po siya yung pang emergency sinisiparit ko po siya sa aking savings, kasi po yung savings ko pang business ko lang po siya at pang pang business ko lang po siya. Tapos yung savings ko, yung emergency fund ko po ay pang yun po ang gagamitin namin pag for example ay pag uuwi po ako, tapos hindi naman tayo makakahanap agad ng trabaho, okay, kwan mag-upo-upo muna tayo at kwan yun din yun po ang pagkukuhanin pag ang pag anuhan ko ng aming mga expenses at yung ng aking mga expenses. At least 10% lang din po ang sinisiparit ko para po sa aking emergency fund. So, yun po, maganda po mag-open po tayo instead po na yung savings natin, mag-open din po tayo ng pang-emergency fund po natin. So, ang last po tayo ngayon. Last po, remittance po. Kailangan po natin na maturuan din po ng ating pamilya about po sa ating remittance. Kung paano sila mag-handle ng ating perang pinapadala. Turuan din po natin silang mag-save at magtabi din para sa emergency fund nila. Para in case po na hindi tayo makapagpadala, may madudukot sila. May madudukot din sila. Sabihin din natin kung maari, hahanap din sila ng mga pagkakakitaan nila doon at hindi na lang po umaasa sa ating remittance. So, yun po ang anim na tips ko po na guide ko po para po sa aking pag-iipon. Ang number isa po ay magplano. Pay yourself first. Increase your income, decrease your income, mag-open para po sa ating sa ating emergency fund at yung remittance natin. Importante po yung remittance natin. So, thank you po. Hanggang po sa susunod. Kung magugustuhan nyo po itong video na to at kung gusto din nyo pong mag-subscribe po kayo. Just click button. Thank you po. Mwah!